Hi guys! Welcome back to my YouTube channel and Facebook page. So sa video natin ngayon guys ay malalaman nyo dito kung paano mag-register online para makakuha ng digital TIN ID number sa BIR Online Registration and Update System o mas kilalang OROS para sa student, unemployed or new employed. Ipapakita ko sa inyo ang exact process para matuto kayo para hindi na kayo magpunta or pumila doon sa mga district offices ng BIR. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lang sa YouTube channel at Facebook page ko, please like, share, comment, and subscribe at i-follow nyo ko sa aking Facebook page para ma-update kayo sa mga bagong videos na i-upload ko katulad nito. Kaya simulan na natin. Bago ko simulan ang tutorial o process kung paano mag-register online sa BIR Online Registration and Update System or ORUS, dapat naka-ready niyo ang mga requirements na kailangan natin may submit online sa kanilang website, okay? Dahil kapag wala tayong may submit sa kanila, hindi tayo makakapag-proceed sa registration natin online. At dapat naka-ready nyo ang valid email address account na magagamit para ma-verify natin ang ating registration online. Okay? Huwag kayong gumamit ng email address ng ibang tao dahil in case na gusto nyo baguhin ang inyong mga information sa inyong TIN number ay hindi nyo ito mababago. Okay? Dahil hindi nyo ma-open. Dahil nga, hindi sa inyo yung email address na ginamit nyo. Kailangan talaga personal use na email address ang ating gagamitin. Okay? At reminders lang guys, etong ituturo kong registration online para sa pagkuha ng TIN number ay dalawang klase. Ang first ay etong ituturo ko, which is without existing TIN number. At ang pangalawa ay eto naman yung with existing TIN number. So sa case na ito, ang ituturo ko sa inyo ay para sa mga first time lang. Ito yung student or walang trabaho, new employed, no? So panoorin nyo ang video na to para magkaroon kayo ng idea at para matuto kayo. Hindi nyo na kailangan pa magpunta sa BIR para kumuha ng TIN number. So ang unang gagawin natin ay pupunta tayo sa ating mga internet browsers at isa-search natin sa Google ang BIR e-service. Okay? Ayan. Then, click natin to. Ayan. Pag nandito na kayo, ito yung unang lalabas, no? Itong Bureau of Internal Revenue. So, sa case na ito, i-click natin itong e-service. Ayan. So, kapag nandito na kayo, makikita nyo dito ang mga pagpipilian, no? So, ang iseselect natin dito, guys, ay etong ORUS. Ito yung Online Registration and Update System. Ito, ORUS. Click natin to. Ayan. So, kapag nandito na kayo guys, makikita natin dito ang 5 choices, no? So, sa case na ito guys, dahil nga first time pa lang natin kukuha ng TIN number, ay ito ang iseselect natin. Okay? Itong New Registration. Ayan. So makikita natin dito ang dalawang choices dito sa new registration section. Etong as a non-individual at as an individual. Okay, so sa case nito guys, ang iseselect natin dito ay etong as an individual. Okay, eto, click natin to. Ayan. So pag na-click natin, eto naman ang lalabas. Etong application for registration of individuals. Ayan. So, click natin itong create an account. Ayan, so dito naman magpa-pop up itong kanilang terms of service and user agreement, no? So, kailangan natin basahin ito, guys. Pero sa case na ito, dahil nga tutorial lang 'to, hindi na natin babasahin 'yan at i-check natin itong maliit na box na 'to. Okay? So, click natin 'to. Ayan. Then click natin itong agree. Ayan. So, pag nandito na kayo guys, ito ang lalabas, no? So, register as taxpayer. So, ito ang i-check natin dito. Itong maliit na circle na to, i-check natin to. Ayan. Tapos, dito sa please select an
option ay meron dalawang options dito guys na pwede natin pagpilian, no? So sa case na ito, dahil nga without existing TIN number ang ituturo ko sa video na ito, ito ang i-select natin dito. Okay? So select natin to. Ayan. Dito naman magpa-pop up ang attention, no? Ito kailangan natin basahin, no? Sa case na ito, hindi na natin babasahin ito dahil nga tutorial lang to. Okay? So click natin itong I agree. Ayan. So dito naman, ito yung user type transactions, no? So i-click natin itong maliit na arrow na to, ito. Ayan. So dito naman ay nag-pop up ang mga user types, no? Kailangan natin piliin dito kung alin ang transaction na i-select natin dito or kailangan natin na TIN number, okay? Kung para saan yung TIN number na kukunin natin. So sa case na ito guys, ang pipiliin natin dito dahil nga para ito sa student at unemployed or new employed na tao ay ito ang i-select natin, itong Get TIN for Filipino Citizen EO98, okay? One-time taxpayer. So, ito ang i-select natin dito. Okay, so select natin to. Ayan. Then, click natin itong okay. Ayan. Dito naman, guys, lalabas ang taxpayer type, no? So, i-click natin ito. Ayan. Magpa-pop up ang taxpayer type. So, meron dalawang options dito. Meron one-time transactions at meron executive order number 98. Ito ang i-select natin ngayon dito. Okay, so i-select natin to. Ayan. Then, click natin itong okay. Okay. So, dito naman guys, kailangan na natin ilagay ang ating mga personal informations, no? Ita-type natin dito ang ating first name. Sa case na ito, kunwari, ang pangalan ko ay si Katipa. Tapos, kung wala kayong middle name, i-select lang itong I have no middle name, okay? Pero sa case na ito, meron akong middle name kunwari, okay? So, dahil nga tutorial lang to, ipapakita ko lang naman sa inyo kung paano yung kung paano mag-register online sa kanilang system na Orus. Okay, so, itatype ko dito ang aking middle name, kunwari, Tilapia. At dito naman sa last name ko ay Aluan. Ayan. Ito ang pangalan ko, first name is Katipa at ang middle name ko naman ay Tilapia at ang last name ko ay Aluan. Ayan. So dito, ilalagay natin dito ang date of birth, no? So sa case na ito, kunwari, ang birthday ko ay January 1, ayan, 1986. Ayan. Dito naman civil status, okay? Sa case na ito, kunwari, single ako. Okay? Kapag married kayo guys, dapat meron kayo naka-ready na PSA marriage certificate. Sa case na to, ang i-select ko dito, kunwari, ay single ako. Then click natin itong okay. Ayan. Dito sa gender, siyempre, male. Then click okay. Ayan. At dito naman, ito yung sabi ko sa inyo, kailangan meron tayong email address account na magagamit. Dapat personal use natin na email address. Huwag tayo gumamit ng email address ng ibang tao dahil nga dun sa nabanggit ko kanina, kapag gusto natin baguhin or i-update ang ating mga information, pwede natin ito gawin online. At siyempre, dito rin natin i-verify yung registration online natin. Okay? So kapag hindi sa atin yung email address na ilalagay natin dito, or i-input natin dito ay hindi natin mabe-verify online or hindi natin ma-open yung email. So, hindi natin mabe-verify yung application natin online. Okay? So, sa case na to, ang ilalagay ko dito ay email address account ko. Kunwari. Okay? Tapos, dito naman, magsiset tayo ng password dito. Ilalagay natin dito yung madali natin tandaan na password. Okay? So, sa case na ito, ang ilalagay ko dito is yung madali kong tanda na password. Okay? Dito naman, i-confirm natin. Ilalagay natin ulit yung password. Ayan. So dito, click natin itong maliit na box na to. Ayan. Ayan. Proceed na tayo. Click natin itong register. Ayan. Ito yung sabi ko sa inyo. Yung BIR Orus system ay nag-send sila ng verification, no? Dun sa email
address na nilagay natin. So doon natin ngayon i-verify yung account natin dito sa Aorus. Okay? So ngayon, i-verify natin. Buksan ko ang email address ko, yung kaninang nilagay ko. Ayan. Ayan. So ito na yung email sa atin ng Aorus, no? Yung kanilang system. Ayan, buksan ko. Thank you for signing up on Aorus. Okay? So ngayon, i-verify natin. Click natin itong verify your account. Okay, so click ko to. Ayan. So congratulations, you have successfully created an account. Please log in to continue. Okay, so click natin itong okay. Ayan. So ngayon, magla-log in tayo. Kung ano yung email address na nilagay natin doon, yun ang ilalagay natin dito sa username, no? So ilalagay ko yung email address at yung password na nilagay natin kanina. Ayan. Then click natin itong maliit na box na to. Then click log in. Ayan. So ngayon nakapag-register na tayo sa kanilang Aorus system. So ang gagawin natin dito, i-click ulit natin itong new registration. Okay? So click natin itong as an individual. Ngayon naman guys, dahil nga kukuha tayo ng TIN number, ito ang form na ibinigay sa atin, itong 1904. So sa case nito, i-click natin itong fill up registration form 1904. Ayan, click natin to. Ayan. Dito guys, meron ditong 7 steps, no, na gagawin natin dito. Mabilis lang to. Dahil naka-automatic na nalagay yung mga information ko dito eh. Ito yung nilagay natin kanina. Yung may mga naka-red lang na required na dapat natin fill outan dito. Itong place of birth, dahil nga hindi natin nalagay ito kanina, kunwari Cotabato. At dito naman sa mother's maiden name, Tilapia. So dito naman sa father's name, ilalagay ko dito ang Pupuyo Aluan. Kunwari lang to guys ha, dahil tutorial lang to. Ayan. So dito required ang phone number. Kunwari ito ang number ko, 09. Then kapag nalagay na natin yan, click natin itong continue. Okay? Ayan. So dito na tayo sa step 2. Okay? So ilalagay natin dito ang province natin, no? So ayan. Ang ilalagay ko dito, kunwari NCR. Ayan. City Municipality. Kunwari sa Ermita. So dito naman yung barangay, no? Hanapin natin ang barangay natin dito sa Ermita, kunwari. Ayan, 670. Tapos, dito naman guys, kung hindi nyo alam ang ilalagay nyo dito, pwede ang ilagay natin dito ay NA. Ayan, puro NA lang. Ayan o. Kung hindi nyo alam yung address. Pero kung alam nyo, dapat mas maganda pa rin na ilagay natin. Okay? Dito naman sa zip code, automatic na malalagay yung zip code natin. Okay? Pero kung hindi nyo alam ang zip code nyo, i-search nyo sa Google. For example, nasa Cotabato kayo, i-search nyo lang sa Google ang Cotabato zip code. Okay, so lalabas na doon. Kung anong lalabas doon, yun ang ilagay nyo dito. Okay, so sa case na ito, meron na ako 1,000. So, click natin itong continue. Ayan. So, nasa purpose of TIN application na tayo. So, click natin itong continue. Ayan. Then, dito naman, authorized representative. Kunwari, ipapalakad natin yung TIN, i-click lang natin itong yes. Okay, so se-select lang natin to. Pero sa case na ito guys, dahil sa akin yung TIN, kunwari, select natin itong no. Ayan. Then, click natin itong continue. Ayan. So, dito naman ay spouse information, okay? Yung information ng inyong mga asawa. Pero sa case na ito, i-continue na natin. Ayan. So, dito naman ay attachment ng ating mga requirements o dokumento, okay? Yung kailangan nilang requirements, kailangan natin i-attach dito. Okay, so paano nga ba ito gagawin? Ang gagawin natin dito guys ay kung wala kayong scanner, mag-download kayo ng scanner app sa inyong mga cellphone. For example, nakaready na yung birth certificate nyo at meron kayong valid government issued ID na kahit isa lang, i-scan natin gamit ang cellphone, then isa-save natin sa cellphone natin. Okay? So kapag na-save na natin yung mga valid government issued ID na yon na meron tayo, ay i-attach na natin dito. Okay? So, i-click lang natin itong upload file. Dahil tutorial lang to, hindi na natin mapuproceed to or makukontinue. At dito naman ay selfie holding the government issued ID. Ibig sabihin,
kailangan natin magpa-picture na hawak natin yung valid ID natin na gagamitin dito. Okay? Yung isa-submit natin sa kanila. Tapos, i-upload din natin yon. Kapag na-upload na natin yung mga kailangan nila, mag-continue naman tayo dito sa summary. So, kapag nag-continue tayo dito, guys, pag nag-click tayo dito sa continue, ang lalabas ay ganito. Okay? Kapag in-click natin itong proceed, mag-email naman sa atin ang BIR ng ganito. Ganito yung i-email sa atin. Ayan, no? Hintay natin within 3 days, no? Bago nila isend sa atin yung TIN number natin na in-applyan. Okay? Kapag nag-email na sa atin ang BIR, ganito naman ang atin ma-re-receive. Okay? Kasama na yung TIN number natin. Dito yon, dito banda sa ibaba. Okay? Ayan, no? Ganyan ang ma-re-receive natin na email after 2 to 3 days. Okay? So, kapag na-receive na natin yan, pwede na natin i-print out yung digital TIN ID natin. Okay? So, ganun lang kadali, guys, ang application or registration online sa BIR para makakuha ng TIN number. So, sana, guys, meron kayo nakuha na idea or natuto kayo kung paano tayo makakuha ng TIN number online. Okay? Dahil nga online na ngayon ang transactions, pwede na tayo makakuha ng TIN number gamit lamang ang ating computer or cellphone basta meron itong internet. Sana natuto kayo at nagkaroon kayo ng idea at nakatulong sa inyo ang video na to. Okay? At kung meron kayo nakuha na idea sa video na to or nakatulong sa inyo ang video na to, sana mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel at i-follow nyo ko sa aking Facebook page para ma-update kayo sa mga bagong videos na i-upload ko kagaya nito. So, hanggang dito na lang and see you on my next video.